kwentong takip silim. Ang bata sa 7-Eleven. Hello po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Krisa. Avid listener niyo po ako sa YouTube at gustong-gusto ko pong naririnig ang mga kwento niyo tuwing gabi. May gusto lang po akong i-share na story. Ito pong ikikwento ko ay nangyari last week lang sa 7-Eleven convenience store. Malapit lang po yun sa aming bahay. Kaya naman kapag trip kong mag-midnight snack, ay mabilis akong makabibili. Noong September 7 po, naisipan kong bumili ng hotdog sandwich at Slurpee. Yun po kasi ang paborito kong kainin sa 7-Eleven lagi. Tanda ko po ay alas 10 na ng gabi noon, Sir Jupiter. Hindi na rin naman po mahigpit ang curfew sa amin, kaya okay lang kung lumabas ako ng ganong oras. Habang nakapila ako sa counter ay may napansin po akong bata na nakatayo sa pintuan. Babae po ang kanyang kasarian. Madungis ang kanyang damit at wala rin pong suot na tsinelas. Maiksi lang po ang kanyang buhok at sa tansya ko ay nasa 6 to 8 years old pa lamang siya. Napansin ko po na nakatingin lang siya sa akin. Ikinabigla ko po, Sir Jupiter, nang may dugong lumabas sa kanyang ilong. Sa mga oras na yon ay tumindig na po ang aking balahibo para po kasing may kakaiba sa bata. Ma'am, 105 po lahat. Napatingin ako sa kahera at kanina pa pala niya ako tinatawag. Mabilis naman akong dumukot ng pera sa aking wallet at iniabot ang bayad sa kanya. Ano po bang tinitingnan niyo roon, ma'am? Muli akong napatingin sa pintuan at wala na po ang batang babae. Yung bata? Yung nakatayo kanina dyan? Itinuro ko pa ang pintuan kung saan nakatayo ang aking tinutukoy. Ha? Eh, wala naman pong nakatayo dyan ah. Doon ay kinilabutan na po talaga ako, Sir Jupiter. Nakasisiguro po talaga ako na may batang nakatayo roon. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang naglaho. Mas lalo akong kinilabutan nang maitanong ko sa sarili kung multo ba yung nakita ko. Sa halip na intindihin pa ay nagpatuloy na lang ako palabas ng convenience store. Nang makalabas ay kaagad din po akong tumawid sa kalsada. Muli akong napatingin sa pintuan ng 7-Eleven at laking gulat ko po nang makitang muli ang bata roon. Seryoso siyang nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Ako naman po ay hindi na magawang gumalaw sa sobrang takot. Ilang sandali pa ay may itinuro siya sa bandang likuran ko. Sa mga oras na yon ay sobrang lakas na po ng kabog sa aking dibdib. Nahandahan po akong lumingon sa aking likuran na sana pala ay hindi ko na lang ginawa noon. Napasigaw ako dahil nakita ko po ang bata na kalahadang kanang kamay na parang hinihingi ang aking hawak. Sa sobrang takot ay kumaripas na po ako ng takbo pa uwi. Mula nang mangyari yun ay nagpapasama na po ako sa bunsong kapatid ko na lalaki tuwing bibili sa 7-Eleven. Hindi ko naman na po siya nakita at ayoko na rin po talaga siyang makita pa. Sa tinagal-tagal kong bumibili sa convenience store na yun, hindi ko po alam kung bakit nung araw na yun lang nagpakita ang batang multo sa akin. Paramdam ng isang kaluluwa. Magandang araw po, Sir Jupiter. May gusto po akong ibahagi sa inyong nakakatakot na karanasan at sana po ay mapagbigyan ninyo ako. Nga pala, ako po si Alfred at nagtatrabaho po ako sa Mini Stop. Ito pong kwento ko ay nangyari taong 2020. Wala pa pong pandemya noon dahil February pa lamang noon. Tuwing alas 12 po ng gabi, madalas ay iilan lamang ang nagiging customer namin. Karamihan sa mga nagda-dine-in ay yung mga gabi na nakauuwi galing sa trabaho. Isang gabi, may lalaki pong pumasok sa mini-stop.
Payat po ang kanyang pangangatawan at nakaputi po siya ng sombrero. Napansin ko po na paikot-ikot lang siya sa store at mukhang may hinahanap na pagkain. Nang mapatingin ako sa aming CCTV, nabigla po ako nang hindi ko siya makita roon. So tiningnan ko ulit ang lalaki at nakatayo lang siya sa isang tabi. Hindi ko po alam kung ano ang tinitingnan niya, pero napansin ko po na namumula ang kanyang mga mata at duguan ang kanyang dibdib. Muli akong tumingin sa CCTV at wala talaga akong nakikita ni kahit anino niya, Sir Jupiter. Nang mga oras na yun ay bigla na lang akong kinabahan at naguguluhan. Natatakot na rin po ako at the same time, nang tiningnan ko ulit ang lalaki, wala na po siya. Lumingali nga ako sa buong paligid at hindi ko na po siya nakita. Maya-maya lang ay lumabas na ang kasama ko mula sa banyo. Oh, napano ka? Hindi agad ako nakasagot. Iniisip ko po kasi yung nakita ko. Basta na lang din po kasing tumindig ang aking balahibo roon. Ha? Wala. Hindi ko na lang din ikinuwento sa kanya ang aking nakita. Inisip ko na lang din na siguro ay guni-guni ko lamang iyon. Ilang sandali lang ay may pumasok po na dalawang lalaki. Mga taga call center po sila malapit sa pwesto namin. Nakita ko po kasi sa ID lace nila na roon sila nagtatrabaho. Grabe yung nangyari sa kanya, no? Malamang na-hold up yun. Kaya nga, malamang nanlaban yun kaya nasaksak. Na-curious po ako sa pinag-uusapan nila, kaya naman tinanong ko kung tungkol saan iyon. Ah, may patay po kasi malapit dyan nanlaban yata nung hinold up kaya nasaksak. Nandyan pa nga yung bangkay eh. Bigla po akong kinilabutan nang marinig iyon. Walang ano-ano ay lumabas po ako ng convenience store upang tingnan ang kanilang sinasabi. Nang makita kong may maraming tao sa isang tabi ay agad po akong lumapit roon. Laking gulat ko po nang mamukhaan yung lalaki. Siya po yung kaninang nakita ko sa loob at ngayon ay duguan na siyang nakahandusay. Hindi po ako sigurado kung buhay pa siya nung pumunta sa convenience store. Naisip ko na baka multo na lang niya yun dahil nga po hindi ko siya nakita sa CCTV. Ang babaeng asawa ng pulubi. Good day, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Jonathan. Ito pong ikikwento ko ay nangyari taong 2018 at kasalukuyan pa po akong nag-aaral sa kolehiyo noong panahong iyon. December 16 po noon at iyon po ang araw ng Christmas party namin. Naganap po iyon sa malaking bahay ng aming kaklase at naging masaya naman po ang lahat. Tanda ko po ay alas 12 na namin naisipang umuwi ni Lawrence, best friend ko po. Medyo lasing na rin po kasi kami at hindi niya na rin daw kaya. Nung umalis po kami ay may naiwan pang mga kaklase namin at tuloy lang sila sa inuman. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep, napadaan po kami sa 7-Eleven at do'y nagkasundong magkape muna. Si Lawrence na lang po ang nagpresentang bumili ng kape sa loob, samantalang ako ay naiwang nakaupo sa labas. May mga bakanting seat din po kasi roon, Sir Jupiter. Habang nagmamasid sa paligid ay may nakita po akong lalaki na nakaupo sa may tabi ng basurahan. Madungis po ang kanyang damit at katawan. Magulo rin po ang mahaba niyang buhok at butot balat na ang pangangatawan. Sa madaling salita, isa po siyang pulubi. Napansin niya siguro na nakatingin ako sa kanya kaya naman ilang segundo rin siyang nakipagtitigan sa akin. Hindi ko inasahan na tatayo siya at lalapit sa akin. Boss, baka naman may bariya ka riyan, pahingi naman pangkain lang. Mabilis naman akong dumukot ng 20 pesos at iniabot iyon sa kanya. Ito po. Salamat, boss. Tumango na lang po ako at muli naman siyang naupo sa kaninang pwesto niya. Maya-maya pa ay dumating na nga si Lawrence dala ang aming kape.
Okay na ba sa iyo ta? Okay na to. Wala pang tinapay riyan? Bahagya akong tumawa nang sabihin iyon. Sandali, bibili. Ako na! Agad kong pagpigil sa kanya. Marunong din naman po akong maya, kaya ako naman ang bibili. Nang papasok na ako sa loob ay muli po akong napatingin sa lalaki. Nakatingin siya sa malayo at nang tingnan ko ang kanyang tinitingnan, isa pong babae. Kagaya niya ay madungis din ang damit nito at gulo-gulo ang buhok. Sandali akong napatitig sa kanya at doon ay nakita ko pong may dugo ang kanyang noo. Uy, sino tinitingnan mo? Nabaling ang atensyon ko kay Lawrence na kanina pa pala nakatingin sa akin habang pinagmamasdan ko ang babae. Ah, wala. Agad naman po akong nagpatuloy matapos sabihin iyon. Nang makabili ako ng tinapay, nakita kong kausap na nung lalaki yung babae. Tulala lamang iyon at hindi sumasagot. Nakita ko rin ang ibang tao na dumadaan at nakangiwing pinapasadahan ng tingin si kuya. Sa halip na pansinin pa ay nagpatuloy na lang po ako hanggang sa makaupo sa aming pwesto. Wow! Sarap nito ah! Ngumiti na lang ako kay Lawrence at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy kami sa pagkakape habang pinagsasaluhan ang ensaymada na binili ko. Sabi ko naman sa iyo eh, dumito ka lang sa tabi ko ha, huwag ka nang aalis ulit. Maya-maya ay napatingin na naman ako sa lalaki. Naririnig ko kasing pinapagalitan niya ang babaeng kanyang katabi, habang ang mukha naman nito ay nananatiling seryoso. Sino man tinitingnan mo? Napakurap ako nang tanungin ulit iyon ni Lawrence. Yung babae, may dugo kasi yung noon niya eh. Na paano kaya yun? Kunot-no kong sabi. Nagtataka akong tiningnan ni Lawrence. Huh? Sino? Itinuro ko ang babae. Ayun o. Bigla ay napatingin ang lalaki sa akin at nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay tumayo siya at basta na lang lumapit sa akin. Boss, nakikita niyo po ang asawa ko? Doon ay bigla na lang po akong kinilabutan. Nadagdagan pa ito nang tingnan rin ako ng babae at malungkot na nakatingin sa akin. Ha? Oo naman. Bigla ay ngumiti siya. Si Lawrence naman ay nakakunot na ang noo at parang naguguluhan sa amin. Ang galing naman. Kung ganun may third eye ka rin, patay na kasi yan eh. Doon ay nakaramdam na talaga ako ng takot. Nanginginig kong ibinaba ang baso at muling tiningnan ang kinalalagyan ng babae. Wala na po siya, Sir Jupiter. Nang mga oras na yun ay wala na pong awat sa pagkabog ng aking dibdib. Pinagpapawisan na rin po ako at hindi ko na alam ang aking sasabihin. Ilang segundo lang ay naglakad na ang lalaki palayo. Hindi ko na po nakita ang babae at doon ko lang na-realize na kaming dalawa lang ang nakakakita sa kanya. Uy, okay ka lang pre? Mabilis naman akong nakabalik sa katinuan. Pero hindi na po talaga nabawasan ang takot ko. Hindi mo ba talaga nakita yung babae kanina? Aling babae? Wala namang katabing babae si kuya kanina eh. Bakit ganun? Nakita ko may katabi siya eh. Bahagya siyang natawa. Lasing ka lang yantay. Tara na nga! Nagpatuloy na po kami hanggang sa makauwi. Yun po ang unang beses kong makakita ng multo, Sir Jupiter. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Babala ng matanda. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Harleen. May kwento po akong nakakikilabot na karanasan nung first year college pa lamang ako. Isang araw po ay ginabi na ako ng uwi. Tanda ko po ay alas 8 na yun ng gabi dahil nag-groupings pa po kami ng mga kaklasiko sa kanilang bahay. Nakilamay nga rin po pala kami sa kanilang kapitbahay at doon na kami naghapunan. Nang makababa po ako ng jeep pa uwi, naisipan ko pong dumaan sa 7-Eleven malapit sa amin. Bihira ko lang po yung gawin. Napilitan lang po ako dahil kinakailangan ko raw pong magpagpag. Yun ang sabi ng kaklase ko bago umuwi.
Ayoko po sanang gawin pero natakot ako sa sinabi niya. Baka raw po kasi sundan ako ng kaluluwa pa uwi sa bahay namin. Alam niyo na, yun ang nakasanayan nating pamahiin. Paborito ko po ang siopaw sa 7-Eleven kung kaya't yun ang aking binili. Matapos ko pong pumila sa cashier, naupo na ako sa bakanting seat para kainin ang siopaw ko. Doon po ako sa labas pumuesto, Sir Jupiter. Habang kumakain, napansin ko po yung matandang babae na nakatingin sa akin. Mayroon po siyang saklob na balabal sa ulo at kulay brown po iyon. Puro puti na ang kanyang buhok at sobrang kulubot na rin ang kanyang mukha. Sa tansya ko po ay nasa 65 to 70 na ang kanyang edad. Nakangiti po siya sa akin, Sir Jupiter. Sa tingin ko po ay kanina niya pa ako pinagmamasdang kumain. Nginitian ko rin naman siya at umiwas na ako ng tingin. Maya-maya lang po, bigla siyang nagsisigaw. Sobrang lakas po noon at talaga namang maririndi ang iyong tainga. Pinagtitingin na po siya ng maraming tao pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagsigaw. Ilang sandali lang ay lumapit na po sa kanya ang isang security guard at agad naman siyang inawat. Huminto naman po ang matanda pero hindi ko po inasahan na titingnan niya ako ng masama. Napakatalim po ng tingin niya sa akin, Sir Jupiter, at talaga namang kinilabutan ako ng mga oras na yun. Pinapaalis na po siya ng security guard pero ayaw niya pong umalis. Kaya naman wala nang nagawa si kuya at sinabihan ng matanda na huwag nang sisigaw. Doon ko lang po napagtanto na tila may diperensya sa pag-iisip si Lola. Hindi pa rin po nagbago ang tingin niya sa akin at nakuha niya pang ngumisi. Unti-unti ay natatakot na po ako. Sinabihan po ako ng security guard na pumasok na lang sa loob at doon na ako maupo. Sumunod naman po ako pero sinusundan pa rin po ako ng tingin ng matanda. Nung nasa loob na ako ay hindi na po masama ang tingin niya sa akin para pong malungkot na naaawa at maiiyak na. Umiwas na po ako ng tingin at hindi ko na talaga siya nilingon pa. Nakahinga ako ng malalim nung makitang wala na siya sa kanyang kinauupuan. Nang matapos kong kainin ang aking siopaw ay lumabas na rin po ako sa 7-Eleven. Hindi pa man ako nakalalayo ay may humawak sa aking balikat. Napasigaw po ako nang mapansing iyon ang matanda kanina. Sumenyas po siya na manahimik ako gamit ang hintuturo niyang daliri. Tumigil naman ako at basta na lang siyang pinagmasdan. Hindi po ako makapagsalita dahil nanginginig na po ako sa takot. Tingnan mo iyon. Itinuro niya ang kaninang kinauupuan ko. Doon ay mas lalo akong kinilabutan, Sir Jupiter. Tumindig ang balahibo ko at maluluha na talaga ako sa sobrang takot. Isa pong babae, puti po ang kanyang damit at seryosong nakatingin sa amin ni Lola. Alam niyo po ba kung sino siya? Walang iba kundi ang babaeng pinaglamayan namin ng kaklasiko. Sigurado po ako dahil naaalala ko ang kanyang mukha. Sinundan ka niya, iha. Mabuti na lang at naisipan mong magpagpag. Po? Natawa siya sa reaksyon ko. Hindi ko po kasi maintindihan ang sinabi niya. Nang lumingon ulit ako sa kinauupuan ko kanina, wala na po ang babae. Sinundan ka yata nung patay na pinuntahan mo kanina. Mabuti na lang at naisipan mong magpagpag dito. Bahagya na po akong kumalma. Lumingali nga ako sa paligid at wala po palang masyadong tao ang nakapalibot sa amin. Lola, bakit po kayo sumigaw kanina? Dahil po ba nakita niyo sa kanina? Umiling siya. Nakita ko kasing pugot ang ulo mo. Tapos nung pumasok ka kanina, nakita ko namang duguan ang mga mata mo. Maraming kaluluwang pag-alagala riyan. Itinuro niya ang convenience store. Mag-iingat ka, iha. Huling sabi niya bago naglakad papalayo.
Umuwi akong balisang-balisa noon, Sir Jupiter. Tuwing naaalala ko yung babaeng nagpakita sa amin ni Lola, ay natatakot akong mag-isa minsan. Hindi na rin po talaga ako pumupunta sa 7-Eleven na iyon. Natatakot na rin po kasi ako sa sinabi ni Lola na marami raw ang kaluluwang gumagala roon. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.